when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nabubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonit yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsiserve ng warat. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ay, na alam mo nakabonet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ka, ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet, pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. Dito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, pinili ko pong manahimik po. Pwede naman doon po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo. Gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis. Kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Sir Tulpo, klaruin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero mayroon yung warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabitbit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chief intel po yung nandun, sir. Klaruin natin, covered ng warrant yung subject, yes, sir, na hinanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Klaruin mo pag... Walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Sir Tutul, pa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Ang request ko sana sa committee na ito, through you, Mr. Chair, ang imahe na na-build ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kumusik. Can we administer the oath? Nag-oat ka? Okay. Okay. Colonel, during the last, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonit yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonit mo kung may bonit ka at magpakilala ka as... No, sir. Sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbubonit kayo, maging ikaw, nagbubonit ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, akong nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonit, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbubonit. Ginagawang kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbubonit. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you deny it? Na you said na mainit? No, sir. Mayroon akong naaalala. Hindi, na sinabi, you denying it? Na mainit, let's, sir, play the video. No, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit, pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Kaya niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video? Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before niyo po i-play para po
hindi po ako mangungupya sa video, no? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Noong tawagan niyo po ako, ay actually ako ay na nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay before you continue. Ay sandali lang. Kirel po niyo. Sir. Hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan, sa? Sa Pandi, Bulacan, sir. Pandi, Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As hipi. Yes, sir. Okay. Continue. Nandito pang kataas-taas sa PNP, bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Sir Tortolpo. Bakit nyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin nyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo doon sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko doon, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet. Dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo, pero actually, pati yung mahiinit, sabi ko, kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko, natatanda. Tapos ka na. Yes. Yun nga po. In short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna, yung procedure ng pagsaserve ng warat. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo nakabonet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ang ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet, pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo yung bonet? Eh, nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung delivery namin, yung tamang po namin na talagang nakasigilan na po. Kasi po, ang talagang kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So yun, you use the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order yung committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So there's a motion from Senator Tolpo that we require these three policemen to show cause why they will be not. They will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Motion in abeyance, and I will roll that motion later. Mr. Chair, I would like to congratulate those two complainants dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat na mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yon sa bahay
ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, di kita kakain, hindi ako kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin, duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulang, pero pag kaharap mo ako, takot ka, bag buntot mo. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo, walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby! Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nag-bigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak na itong si Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik! Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, we will do that, Senator Tulpo. Well, andito yung nagbalik, yung Provincial Director. Can we hear from you, Provincial Director? Bakit yung binalik? Sir, good afternoon. Naibalik namin, sir, based doon sa appreciation namin doon sa investigation that yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. So, with that, sir, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang interview. So, binalik namin, sir. Yun lang yung recommendation namin, sir. And it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? Alam niyo ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So, how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Sir, ulitin ko, sir, yung investigation namin kasi, yung presence of the police dun sa area is to validate the information. No, sir, pakisagot lang po yung tinatawag ng command responsibility. Yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsaserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakasjanelas. Your Honor, Senator Tulpo, hindi pa pala ito nakapag-out. Comsec, please administer the oath. Yes, sir. Sir, kindly stand up, please. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo, nag-raid ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagkukulang bang mga pulis doon? May lapses ba doon? Sir, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not part on the procedure. No, yung procedure po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na pulis, kahit na sabihin natin wala ng warrant, at least man lang may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng commotion eh. Kasi akala ng Camilong family, mga akyat-bahay. But anyway, so yung procedure na yon, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir. No, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir. Yes. Pwede no. Mag-raid nung walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntan, sir. Kaya mag-serve ng warrant, walang body cam, okay lang na nakabonet? Pwede, sir, kung covert operation kasi yun, sir, yung nakita namin dun sa record. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant tong pumunta sila doon, sir. Based doon sa... So, wala silang warrant? Yes, sir. Nani. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So, kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting, napahingan sila ng untong hininga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, papareleave ko.
Yes, makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa naman netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. Ang sabi nila dito sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero may meron, wag ka muna sumagot. Wala silang warrant dahil merong tipster. That's why they don't need a search warrant anymore. The warrant will suffice because, andito pa nga dito si Attorney Bernardo, because at that time, merong witness or asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, Attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Your Honor, Sir Tulpo, klarin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero may warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabitbit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chief intel po yung nandun, sir. Klarin natin, covered ng warrant yung subject, yes, na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Klarin mo pag... Walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha. Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kinakita mo naman, kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bunet para hindi sila makilala. Pero, yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. So, kasi the my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na napulong. Biktima na nga, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Sorry. Itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course, papalag, magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng... Assault bang kinasuhan nyo? Direct assault to personal authority. Biniktima mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila. Pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Taawa ko. And then, bakit? Pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo sa yung tatay ko, nakulong ba talaga? Totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detector test sila kung sino nagsabi nito to. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lay detector, umatas to. Itong mga polis na ito, nag-go ahead itong mga complainant and they passed. Kaya nga, klaruhin natin na as far as this committee is concerned,
And as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Tarapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachallenge namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo. Kung, if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lie detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Alam nyo, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpa-lie detector test ako, tapos later on, atras ka, malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa sa lie detector test. Kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa ninyo na pumayag kayo tapos umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pwedeng pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin nyo totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo. From the start, dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lie detector test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote possibility na nagsinungaling sila. Nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lie detector test. Granting lang, ha? Granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabi nagsinungaling sila. Pumasa sila. Hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Diba? Sa kanila. Proven sila na hindi nagsinungaling. Then wala silang rason na umatras. Kasi alam na, nagsasabi silang totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili nyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I'm just citing public opinion kasi lahat tayo naman. Marami nagsusubaybay dito sa ating hearing. I agree with you. The legal aspect is beside that. Kasi Mr. Chair, kung matatandaan mo, in fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon, makausap yung counsel, yung lawyer. Nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes, inulit mo pa ata yun, if I'm not mistaken. Are you sure, sigurado ka, etc., etc. Maging si Senator Tolentino, if my memory serves me right, ganun din. Walang pumilit, and they said, yes. And then yung kabila, Vicente family said, yes. Now, pagtalikod dito, they said, no. Para sa akin, panluloko yun. Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayaw naman talaga nila, alam nila na at na sila later on, sana dito pa lang, nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts. They know that, Mr. Chair, na paglabas dito Senado, mag-no sila. Alam na nila yun. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila na sila ay mag-iyas sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko do, Mr. Chair. Na para wag na silang tularan, dapat ipa-showcase sila later on kung bakit hindi sila ma-cite in contempt. Kasi they could have just said no. Hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung si Chief PNP, if we can request, or si administration ng PNP, yung hierarchy, para nakakasama na loob kasi, Mr. Chair, may kita po ng mga biktima at may kita po ng mga iba pang biktima nila in the past, mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At, kumbaga, parang gumawa ng kalukuhan mga ito, nakalusot na naman, at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa, Mr. Chair, yung mga ibang
PD at RD na nilapitan ko. Pag nirelieve all the way, marami na po ako na pa-relieve na mga chief of police na I went to the PD and RD. Na-relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Comsec, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonnet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo. Recidivist eh. Alam nyo, Colonel Arnedo and Colonel Apolonio and kayong tatlo. Marami akong kaibigan ng mga polis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero ito nga nakakalungkot. Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo siguro sa mga followers ninyo, kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi ka nakakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya nga masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung classic injustices na natatanggap na maraming ting kababayan, iba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Nakailang beses na po ako, Attorney Bernardo Sir, nakainkwentro na pagpulis po ang may kaso, ang bagal po ng hustisya. Ang bagal ng hustisya. Daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala ng proseso-proseso. Pulong na agad. Pakita po natin yung isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang po, nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. Hindi, barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagki-casing. Anong sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yun lang, Your Honor, hindi, validating. Meron ko pa sinabi na, sabi mo ano, walang warrant dahil, aside from validating, meron ko sinabi na ano, word. Para, covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa'yo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, or Honorable Chair, yes, may warrant yan. Nasa warrant kailang hindi namin dala. You see? Pinaikot mo kami. Covered operation and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covered operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covered operation, pwede nga bonnet, tama? Kung covered operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covered operation, Attorney Bernardo ng Napolcom, kailan ba mag-bonnet? Ay, mag-body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant o pares. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magse-serve ng warrant.
at meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, eh doon sinabanggit nyo pong command responsibility. Kung meron ganung infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sana pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, eh natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, eh dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao. Kailangan magpakilala muna. Kung sakali ang sabi nga raw nila, eh baka meron pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun, eh dapat ay mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, eh para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po magkikasing eh, dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na legitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Nakaplano pa rin yun na meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talaga infraction doon, meron talaga mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court... Kahit na covert operation, ang sinasabi nito. Hindi rin po kasi, ang narinig ko nung nakaraang meeting, magsiserve sila ng warrant. Eh dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maiserve na walang okay. Body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant, remember? And meron yes, hawak ng warrant. Na, sabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant, ha? They were serving warrant, ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyong warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsiserve po kami nun. Pero hindi... Oh, ano isiserve niyo kung wala kayo nilang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from... pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yon, naka-logbook po yon, naka-blatter. So, naka-blatter? Nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter na yan? Okay, Mr. Chair, po yun sa mga sinapit okay, na ayan na naman, oh, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudulas, mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Isa ka pa. See? Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo? The time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor. Kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So dala-dala niyo warrant? Dala po namin, Your bakit sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, Mr. Chair. Kung sinabi na walang warrant. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to.
Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinaintindi nyo kasi, Dr. Tulpo, na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Hey, sir. Sila, di, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Intindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo, yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga, magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance na kainiforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiforme. Ganun lang yun, that's one. Nahirap yung, ako the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan, na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na police dito sa Senado? Ha, kaninong committee pinakamaraming na-contempt na police at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong police, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na police dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko ng police ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung police. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung police kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang one is, I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng police minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung police na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga police. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang diyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo.
Hindi yung dapat, hindi kayo dapat magiging polis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong polis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan anong gira gusto ninyo. Anong warfare gusto ninyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong polis. Pero kayo matinong polis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay Vicente. Doon sa... Okay. Proceed muna tayo sa... Ha? Ano? Ay, sorry. Sorry, Your Honor. I would like to... recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Your Honor, thank you for coming over. Salamat for coming. We proceed to Cameron case ba? The hearing is hereby suspended. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.